tuloy makikigan yung flight namin kanina. Diyos mayo marimar. Na-cancel siya due to bad weather, no? Diyos mayo marimar na yan. So, sayang yung effort. Oo, sayang yung effort namin kasi anong oras kami umalis dito. 6 ng umaga, umalis na kami dito. Tsaka pahirapan akong magising. Oo, ano okay, huling gumising. Mahirap gumising. Oo, and si Kim yung kauna-una natin naligo. Ikaw ba yung unang naligo? So, yun mga kegan, hindi na tuloy yung flight namin. And umuwi kami yung luhaan. Tulog ulit kami. And bukas, magbabaka sakali kami na sana matuloy. Second try? Siyempre parang pagmamahal lang yan, dapat may second chance. Naniniwala ka ba sa second chance, Kim? Oo naman. Lahat naman nagkakamali. Duda ako dyan. Hindi ako naniniwala kay Kim sa mga chansa-chansa. Ang alam ni Kim, chancing. Kwento ko lang sa inyo yung nangyari sa aking birthday. Yan. Birthday ko, bukas pa talaga. Today is August 4 ng gabi. Alas 10 na ng gabi, mga kegan. And naisip pa namin mag-vlog, kwento sa inyo yung mangyayari. Kasi plano namin at walang upload bukas. Yes. Which is today, na napapanood nyo. Mm-mm. Kaso, mga kegan, na-delay nga yung flight. Baka ilang araw kami mawala kung hindi kami mag-vlog. So, kukwento ko sa inyo kung ano nangyari. Kasi magiging busy din kami. So, bukas, second chance namin. Ganito yung plano namin. Bukas, second chance ng flight. Or if ever na-cancel na naman, no? Hindi na matutuloy, pupunta na lang kaming Maynila. Ang mangyayari na lang, ano, bukas na try pa rin namin kasi sayang naman kung hindi namin sisiputin yung ticket kasi medyo mahal yun dahil marami kami. And yung hotel kasi wala siyang problema kasi pwede siya i-rebook. Kaya lang yung ticket kasi nanginayang ako kasi pinag-ipunan din namin. Yes, mga kaigan, syempre, 'di ba? Dapat para yung mga pera ay pinahahalagahan natin yan kasi hindi naman tayo tumatae ng pera. Pinaghihirapan yan, 'di ba? Tapos yung ano natin, plan B, pag di na natuloy bukas, sa Maynila na lang. Check-in na lang muna kami sa Manila. Na lang kami sa Maynila. So yan mga kaigan, kwento ko na sa inyo yung mini surprise ni Maring kami. Yung quick surprise yan. Natulog kasi ako, hibernate yung nangyari pag uwi ko galing sa airport. Disappointment, pagod, dismaya. Inulog ko mga kaigan kesa naman sumingaw sa mukha ko yung stress. Kasi iba pag sumisingaw yung stress sa mukha mo, namamaga yung mga mata mo, yung eye bags mo. Di ba na-experience yun na ba yung ganun? Experience ko na yun, no, kanina lang. Oo, so natulog ako. And natutulog ako, tapos nagising ako. Wala si Kim. Tapos wala yung sasakyan. Tapos tinext ko kagad si Kim. Ganito yung nangyari kasi yung pala may surprise sa pala mga hayop. Ganito, wala si Kim, chinat ko. Saan ka na? May bido ulam. So ako mga kaya, nakakakutob ako. Di naman kasi ako bobo. Ayan, mabilis ako mag-isip. So dun pa lang parang iniisip ko na parang si Maring kami may ano to, may pakana. Hindi kasi natetense kasi ako. Gusto ko kasi ibigay sa kanya kung hindi pa siya sinabihan, wala na siyang idea. Wala na kasi so iniisip ko pa lang shit. So, sobrang mahal sa akin ni Maring Camille. Ayaw niya akong malungkot sa ano sa birthday ko. Isipin niyo mga kaigan ha, sa kanakit ng girlfriend, ibubook ka sa isang bakasyon. Tapos meron pang next celebration together with my ano with my kamag-anak mga kaigan. Side namin ni Lakim. Tapos bibili ka pa ng Mustang mga kaigan. Siyempre gusto ko kasi na ano kasi siyempre sobrang hard working niya sa future din namin sa mga gusto niya. Kaya gusto ko kasi ibigay kay babe lahat. Once a year ang birthday. Parang hirap mag-sweet kapag dito si Kim. Pag tinititigaw ko si Kim lang nasusweetan ako si Kim tumatawa. Eh, napapala na makawalang forever eh. Hoy, meron siyang jowa! May jowa ka ba? Meron, siyempre. Hoy! Saan naman kayo? Siya na naman ang away eh. Hoy! Wag ka daw magagalit. Oo, love ka daw ni Kim. Mayroon pa rin mga. Ano ba bahay dito? Bawal yun dito. Oo, allergic kami sa mga ganyan. Yes. Saan mga kaigan? Kwento ko na sa inyo. Natutulog ako, diba? Tapos yun, sabi nila na wala. Ano? Habang natutulog ka, nagbibideo na ako. Nagbibideo ka na ba? Patingin niya! Ito yung unang-una kong video, pinapakita kita. Hi guys, so yun, nandito ako sa labas at hindi natin alam ang gagawin natin kasi kinakabahan ako. Kasi, yun nga guys, kakwento ko lang sa inyo, hindi natuloy yung flight namin kaninang umaga sa Coron kasi na-cancel siya dahil sa weather. So hindi naman pwedeng pilitin natin yun, yung paglipad natin kasi baka mamaya may mangyaring masama. So napagplanuhan namin nila Kim, Cholo, Aubrey, ako, mama, daddy, na i-surprise namin si Jaysa mamaya sa Rustica. Teka lang, baka dito siya. Ayoko naman na pagkatatak ng 12 is hindi na ma-surprise si Jaysa. Gusto ko naman, maramdaman mo, babe, na talagang pinaghahandaan kay birthday mo kasi mahal na mahal kita. So, ganito, guys. Pasimple lang ako nagbibideo sa kanya. Tapos, tanong na siya ng tanong kay Lakim. Kung nasan ba si Kim, kung nasan si Opie, si mama, si daddy. Sabi ko, bumili lang ng ulam. Pero yung totoo, inaayos na nila sa Rustica, dun sa restaurant, yung mga konpeti-konpeti, ganito, lobo-lobo. Para mamaya ma-surprise natin siya. So, kailangan ko muna magtago ngayon at sabi ko, tatay ako para dito ako sundan. Kasi, nandun
siya sa kwarto, parang nag-iisip siya. So, ganito ang mangyayari, guys. Bukas naman, August 5, mismo sa birthday niya, babalik kami dun sa airport. Titingnan namin kung matutuloy. Kapag hindi, i-reschedule na lang talaga namin kung kailan matutuloy. Kasi sayang naman yung pinag-ipunan namin na pera para makalibot kami dun. Nakabahan ako. Happy birthday, baby. I love you. Ito yung mga time na nagpaplano na kami ni Lakim. Ah. Na nagte-text-text kami. Pansin niyo, mga kagal, si Marie Camille, mas magaling mag-prank kaysa mag-surprise. Pag nagpa-prank kasi, walang tension. Oo nga. Eh, kasi, pagka-surprise kasi, eh. Parang in-expect mo sa surprise. Sana mapasayo ako itong taong to. Siyempre. Yung prank, madaling mambuisit eh, di ba? Kaysa magpasaya, di ba? Tapos pagkatapos noon, dahil lumabas muna ako, sabi ko tatai ako. Ito talaga yung totoong nangyari. Nagsasalita ako. Uy, Kim, ano na nangyayari? Dali. So, surprise natin si Jason. Oo. Dito nga tayo, dito pa. Makita tayo. Ano na yung nangyayari dyan? So, surprise natin na siyang kalamalam. So, ayun guys, kinakabahan kaming lahat kasi natitense kami. Kasi nga hindi kami natuloy sa koron. So, ayaw naman namin maging sad si JAYZAM. So, ang nangyayari is mabilis ang prepare dun sa may malapit dito sa restaurant. Oh. Malungkot ka ba? Naman, disappointed lang kasi nakakapagod yung ano, yung preparation. Oo nga, ay puyat. Yung busy na maaga, yung paggagayak. Yung biyahe, yung bayad sa driver, at saka arkila sa sasakyan. Pero last okay chance na namin bukas, pag hindi pa okay yung weather, ano na talaga, revoke na lang siya ng mga, ano ng August, mga dulo ng August, para wala na talaga si, ano bang pangalan ng bagyo? Gusto ko lang, ano, gusto ko lang magpasalamat dun sa, ano, sa aeroplano, at saka sa hotel, kasi nag-adjust din sila, oh, para sa mga customer nila. Kasi alam ko yung ibang airlines tsaka yung ibang hotel. Hindi. Pagka wala na, bahala ka na, punyeta ka. Oo, ganun yun. So, pero yung sa atin, nabait sila. Oh. So, maraming salamat dahil ganyan kayo sa mga pasahero nyo. Yes. Kasi hindi naman din kasi biro yung iniipon sa ano. Oo, diba? pagka sasakay na aeroplano, hindi rin biro yun dahil medyo malaking amount yun para lang makalipot. Tsaka wala kasi may kasalanan. Hindi, yung weather talaga, si Hannah may kasalanan. Hindi rin kasalanan ni Hannah. Kasi natural calamity yun eh. Oo nga, bigla-bigla dumadating kasi yan. Nature's force yun. Diyos may marimar na yan. Hindi yun basta-basta maaawat na, oy putay na, huwag ka dito. Huwag dumaan sa kabila. Kasi may makina tayong pampawasak ng ano, ng mga... Tayo. Ito drive ako, sabi, punta naman sa Rustica. Tapos sabi niya sa akin, babe, bakit wala pa tayong ulam? Ba't pa tayo mag-restaurant? Tapos sabi niya, wala, hindi nagluto sila tito, di bumili. Eh naalala ko, chinat ko si Kim kanina, di ba? Nasaan kayo? Sabi niya, bumili pagkain. Siya nagsabi na, Kim, sabi mo, bumili kayong ulam. Doon na naglandas ang puso ng aking prediction na, puta, may surprise. Nagkagulo-gulo na. Tapos walang tao sa bahay, wala sila nanay, wala sila tita, tito, ubos! Wala talaga, kami lang andun. Siyempre, ako naman, tanga-tangahan kunwari, drive-drive, saan ba tayo pupunta? Saan ba? Pretending kaya? Siyempre naman, ayoko naman maging KJ, mga kaiga, na may surprise kayo, no? Eh di wala na, di naman sayo, mga kaiga. Tanga-tangahan saglit, diba? Kapag birthday mo, tanga-tangahan ka rin naman. Hindi sisirahin yung surprise ng mga nagmamahal sa'yo. Tanga-tangahan ka saglit. Tapos nung malapit na, sabi ko sasabi ni Camille, nataranta. Kasi makikita ko kagad yung mga balloons. Sabi niya, babe, hazard ka muna. Hazard ako. Sabi ni Camille, hindi ko muna mag-drive. Sabi ko, bakit? Hindi pa ba nakaset yung surprise? Salahan, alam na niya. Sabi ko, napaka-ano mo naman. Sabi ko, huwag ka magkalala, pipikit ako doon tayo sa parking area. Wait lang, ako na magpapatay. Hoy! Hoy, baka madapa pa! Lock mo, lock! Ang ganap pag ako nadapa sa pinagagagawa niyo, ha? Dilem! Bobo ka! Bobo ka! Dito! Kuya! Huling! Tataas! Tataas! Huling pili ko, nasaktan ako! Tado kayo, huling piring ko, nasaktan ako sa Mustang, ha? Halika na. Ito tayo, duwan. Hindi kita ginagago, JAYZAM. Ayun ang sila. May pinisan mo na. Dito pa. Nakamit eh. Kinakabahan ka ba? Happy birthday to you! Wish ka muna, Will! Ano may wish ko? Mag-wish ka.
Sana next year pakasalan ako ni Camille. Happy birthday! Thank you! Pang-amin mo. Eh, paano ba naman nanay sabay-sabay kayo nawala sa bahay? Di ba ako makakahalata yun? Oo nga. Ano ba ako kasing edad ni Cholo? Nasa kaya sila? Ano mangyayari? Wala sila eh. Ang hirap mo namang isa-surprise. Nakakainis ka. Siyempre, na-appreciate ko naman yung ginagawa. Pero babe, sa Mustang, hindi mo na malalaman talaga kung kailan darating. Kasi, wala kang kaalam-alam doon. Diba, na-cancel yung flight mga kaigans. Alright, kain na lang mga kaigans! Ngayon pa rin makakain niyo talaga, baby! Don't worry, baby! I love you! I love you! Ngayon, birthday mo! Mamaya ah! Mamayang gabi! Gano'n na! Girl, you know ah! Girl, you know ah! Okay, nasaya mga kaigan. Nasabog yung ano. Nasabog ni Kim yung ano, yung confetti. Muntik na sa ulam, babe. Oo nga, nakita ko nga yun. Muntik maging panira sa birthday ko. Susumpa ko sana itong hype na ito eh. Pahuwiin ko ito. Never come back! Hindi, hindi naman pumutok sa may kabila eh. Oo. Pumutok sa may kabila. Tama magputok si Kim. Sayan mga kaigan yan. Maraming salamat, babe. Dahil ginagawa mo talaga special yung birthday ko sa maiksing panahon man. Sa mabilisang paraan and so my brother, yes. Brother from another mother, yes, you motherfucker. Yan, si Kim talagang napakalapit sa akin yan. Subscribe nyo yan si Kim. Yes. And i-entertain kayo niya ni Kim. Kakain ng tae yan. Depende. Sayan mga kaya yan ka sa muli. Give this video a thumbs up. Maraming salamat sa pagsabay sa inyo sa buhay ko. Kung wala kayo, wala kami nito. Wala akong gantong kagandang buhay. Wala akong sasakya, wala akong bahay. Wala akong everything, di akong makapag-travel. Alam ko mga kaigan na alam nyo na isa kayo sa sumubaybay at sumuporta sa buhay kong coloring book na kinulayan ni Maring Camille. Alam mo yung buhay ko coloring book? Kinulayan ni Maring Camille. Wow! Tapos kayo naman, nilagay nyo pa ng shading. Di ba naging 3D pa mga kaigan? Di ba? O naging realistic pa lalo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yung slow mo. Happy birthday to you! Oh my God! Ilan taon na tayong tatlo? 21! 21!